So yung mga kapapi, ano, biyahe na po kami papunta kay Mark. Yes po. At ayun, Mark, saan yung sa inyo banda? Maligaya? Opo. Oo. Maturo mo na lang, Mark, kung saan dito, ano? Opo. Bali, diretso ba? Ikaw po. Kaliwa, kanan? Dito po sa kapila. Kanan? Oo, oh, kanan daw tayo, mga kapapi. Ano kayang mararamdaman ni mama mo pagka naiuwi ka namin ngayon? Ano sa tingin mo, Mark? Matutuwa ba si mama? Matutuwa yun? Eh sana, ano, matuwa nga mga kapapi. Naisip ko kasi baka mamaya pagalitan si Mark, ganito ganyan. Tsaka, yun nga, sana pumayag din yung mama niya na ma-vlog natin, ano, mga kapapi. Dahil si Mark po, nung unang vlog natin sa kanya, pumayag siya na i-vlog natin siya. No, Mark? Alright, kaliwa kanan, Mark? Kanan. Dito, no? Side na to? Ay mga kapapi, ano, biyahe lang po kami. Diretso lang po, tapos kakanan po ulit sa dulo. Ah, dire-diretso, kanan sa dulo, dun sa may SM? Hindi po. Hindi na ako abot dun sa kanto ng pa-SM? Diretso lang po. Oo. Sige, turong mo na lang, Mark, ha? Opo. Alright, mga kapapi. Balikan ko po kayo. Biyahe lang kami. Alright. So, mga kapapi, dito na kami sa lugar nila. Pangalan mo ulit, Mark. Mark, ano? Nalilito ako kasi merong Vincent, may Aldrin, may Arvin. Ah, grabe. Ano? Dito na kami. At nakapag-park na rin kami, mga kapapi. Pero bago kami bumaba. Saan ba yung bahay niyo dito, be? Dito po, sa Iskinita. Sa Iskinita? Dito lang. Oo. Ano nararamdaman mo? Nandito ka. Masaya ka. Masaya ka? Makaka-uwi ka ngayon. Ayun, ano, mga kapapi. Tara! Baba natin siguro, magbaba tayo ng bigas tsaka grocery para doon sa mama niya tsaka doon sa mga kapatid niya, no? Pasalubong natin. Tara, let's go mga kapapi. Ako na siguro sa grocery, ikaw sa bigas. Oh, sige. Tara. San tayo, Mark? Ayan, no? Tatawagin mo kapatid mo. Saan kapatid mo? O sige. Mga kapapi, dito na kami sa lugar nila, Mark. Ano? Dito to sa may Maligaya po, mga kapapi. Wala dyan kapatid mo? O sige. Tara, punta tayo sa inyo. Chok, pasuyo ako ng ano, grocery. Right. Hey, mga kapapi, ayusin ko lang yung mic natin. No? Wait lang. Ha? Sige, kami na. Oo, kami na. Kaya namin to. Para sa'yo. Alright? Tara. Saan? Ganda ang araw po. Makikiraan. Oo. May aso? May aso. Sino yun, be? Kapit bahay nyo? Oo. May aso nga. Chok. Kaya natin to. Mas malaki yung pinggo dyan. Mas malaki yung pinggo. Kanino kasi yan, tol? Sa kapitbahay. Oh. Asan mama mo? Hello po, magandang araw. Oo. Hello po. Ayun o. Balig, ano po, nakita namin siya ulit sa Neapolitan. Oo. Saan po kayo nakatira? Nahanap ko nga po yan, nakaroon na sinundok ko na naman kasi ito pa niya. Ay. Ako po pala si ano, Papa Dins, Papa Dins TV. Oo, saan kayo nakatira? Ah, dito. Tol, mauna ka ako, tapos si ano. Oo. Okay lang po, may isama ko kayo sa vlog. Nagba-vlog po ako. Okay lang. Napanood niyo po ba yung vlog ko sa kanya ng unang-una? Hindi po, hinahanap po namin, hindi namin makita. Pinapahanap po sa akin. Ah, hindi mo mahanap. Hanapin mo kasi ano? Niyo, sabi Papa Pop, sabi niya. Papa Dins. D-I-N-Z. Makita. Oo, ayun na. Dito na siya. Bagong ligo na po yan. Opo. Oh, bagong ligo na. Ano po siya, sir? Minag-aampun sa kanya dapat na ano, nung nakulong po siya. Eh ngayon nag-request nga po. Hindi, sige, doon na lang po tayo sa bahay niyo para makapag-usap tayo ng ano, mas malinaw. Kasha ka kaya, Chok? Kasha po. Kasha? Yes po. Okay lang po. Ay, mga kapapi, medyo ma-ano po yung daan. Makitid. Pero,
Banat-banat lang mga kapapi. Right. Ah, dito po kayo nakatira. Oo. Oh. Ayun oh. Kumusta kayo rito? Okay lang po. Matagal na po kayo rito? Opo. Sa biyanan ko po ito nakikitira lang. Ah, nakikitira kayo? Ito po para sa inyo, pasalubong namin. Ito po ay grocery. Tapos isang sakong bigas. Bali, ano po yan? 25 kilos. Welcome. Ayun, sino pong ano, tao dyan? Sino kasama niyo? Isawa ko po, tapos yung mga anak ko binan. Yung binan ko po kasi nasa taas, hindi makababa. May sakit. Bali, sarili niyo pong lupa ito? Opo, sa side ko ng binan. Oo. Sa asawa. Alam niyo po yung ano, tawag dito, ginagawa ni Mark na yun nga, nagra-rugby siya. Opo, sinasabihan ko po yun. Kaya nga po ilang beses na po siya nahuli. Eh sinabi po dun sa akin ng workers nung hinatid po siya na pag nahuli pa siya ako daw po. Eh sabi ko, paano po yung mga anak ko pag ako nang nakulong? Lagi ko naman po sinasabihan. Eh ang gusto niya po kasi mangyari, sinabi niya nung bago siya hinatid po ng workers na gusto niya daw po magtinda-tinda na lang siya ng mga kwek-kwek fish bowl. Oo, yun ang gusto niya. Yun po ang gusto niya mangyari. Gusto Mark? Maghahanap buhay. Opo, kasi po kapag kaganyan pa rin, wala siyang ganyan, hindi po mag-aano yan, tatambay-tatambay po yan. Matigas ulo eh. Kaya sabi ko, yan, pag ano, lumapit ko sa barangay, wala naman pondo. Ah, walang pondo. Opo, kaya ayun ano, mga kapapi. Kasi ang dahilan niya raw kung bakit siya nagra-rugby, sobrang hirap na raw po ng buhay. Kumbaga, dinadaan niya yung kanyang ano, yung gutom, yung siguro palipas kasi oras. Trabaho yung asawa. Ah, wala pong trabaho. Opo, nakuryente po kasi dati siya sa nagtrabahuan niya tinakasan. Nakuryente? Opo, buong katawan. Hala. Buti, ano pa? Nakasubay. Okay pa? Opo, kasi may pumutok po na isang ugat sa binti niya, kaya nabuhay siya. Sabi, pero kung wala daw kung lumabas sa dugo sa kanya. Hindi daw. Buti, merong ano, mga kapapi, may ganun pala yung pagkakailangan pag nakuryente ka. Opo, may puputok na isang ugat sa isang ugat para makasurvive. Iniawa ng Panginoong Diyos eh, nakasurvive, mga kapapi. Ayun, anong pinagkakabalahan niyo po? Walang po, sir. Naglalaba daw plancha po ako eh, hindi naman po tumatawag po yung mga nanong ko, laba plancha. Ilan po ang anak ninyo? 5 po sila. Oh, 5. Ito bunso. Nabanggit po sa akin ni Mark ay stepfather daw po niya yun, yung kuryente. Oo. Bali, ilang pong anak niyo sa una? Yan po, itong tatlo. Sila po, dalawa po sila magkapatid. Yung matangkad na dyan, may nakita kasi niya kanina yung kanyang kapatid, mga kapapi, dun sa labas. Ako, yun. Ayun ano, kamusta naman, anong nararamdaman niyo bumalik si Mark dito? Kasi hindi pa ako makatulog simula sa sundo po yan ng tropa niya. Nagtanong-tanong po ako, sabi punta ko tapos tinatambayan, hindi daw makapunta kasi walang magbabantay rito. Oo. Nag-aaral po kasi yung nag-aaral yung iba. Si Mark ay hindi na nag-aaral. Hindi po, balik po nag-apply po kami ng ALS sa susunod na taon pa. Sa susunod na taon pa, hindi this year? Hindi na daw po pwede siya mahabol. Ah, hindi na? Kasi nag-umpis na daw po. Oo, sayang naman. Ayun ano, sabi ni Mark kasi sa akin nung unang vlog ko, yun nga daw po na binat daw ho kayo. Opo, kaya pumayat. Kaya pumayat po kayo. Opo, nabinat. Pero ngayon okay naman, okay naman na. Okay naman po, pero sinabihan din ako ng mga na huwag muna ako maglabad-labada kasi mahina pa yung katawan ko. Hindi naman po pwede. Mulang lalang ko din sila dito. Kasi pabaon-baon nila. Ngayon, kung sakali, tawag dito, ano pong kaya niyong hanap buhay? Dati po talaga, nagtitinda po ako niya sa labas ng mga merienda. Tapos merienda, kwek-kwek. Nagtitinda po talaga ako. Nung na-accident din nga po ito na, siyempre nagamit yung pera, hindi na po naimbali. Hindi pa naman siya pwede magtrabaho. Gusto niya sa mama magtrabaho, bata pa po. Oh, 17 anyos. Gusto niya po mag-ano na lang, tinda-tinda rin. Tulong-tulong siya kapag nakapag-tinda po. Si Mark, isa sa mga natulungan po namin na rugby boy, siya sa mga nakausap namin na busilak yung kanyang puso, mga kapapi, na yun nga, gusto niya makatulong sa mga magulang niya na kapag dumidiskarte si Mark, inuuwi niya ho rito yung mga kinita niya. No, para may pambili raw ko kayo ng bigas, tama po ba yun? Oo. Ayun saludo ko rito kay Mark kahit na ganun, meron pa rin siyang puso para sa kanyang pamilya. Tsaka, tawag dito, kamusta naman yung pakiramdam mo, Mark, Tawag dito kasi, ang alam ko pagka naggaganyan parang may side effect yan. Opo, parang
Hang. Hang. Yung hindi nakakakilala gan. Tapos kung ano nung ginagawa sa ano. Yan na po side effect niya. Napatingin niyo na po siya sa specialista? Hindi pa po. May ano po yan. May sakit. Meron po nga papelong ko nasa na ano po yan. Dati po kasi may leukemia siya. Tapos may tanik po siya 10 years old. Oh. Ngayon po nakasurvive po siya. Pagdating ng 15 years old, minanas po siya. Pinatignan po namin siya. Sabi sa amin, ipa to the echo para kung sure na may bara po yung puso niya. Eh, hindi po na pa to the echo kasi nakulong nga po. Oo. Tapos wala naman rugby po kami pa pambiling gamot. Tapos nagra-rugby ka pa, may sakit ka pala. Tingas uli. Hindi na babalik doon. Hindi ka na babalik. Ano? Sabi pa naman po sa kanya, pag nahuli pa siya, hindi na daw po siya palalabasin. Nagbena po siya. Tumaka ka papi, sana ano, naiuwi ka namin dito. Dadalaw-dalawin kita rito. No? Sa pagbalik ko, papagupitan kita. Tsaka sikapin natin, makapagpa-check up ito si Mark, mga kapapi, dahil yun nga po, may sakit pala. May sakit pala ito. Opo, alam po ng mga tax force yun. Alam ng mga... Nanguli po sa kanya. Oo. Eh, sinasabihan din po siya, huwag nang tatambay. Nawala na naman to. Inaya po kasi yan ang mga ano, nung paglabas niya po, may mga puntang tropa niya rito, hindi na po yan binalik. Nawala na naman ng ilang araw. Eh Mark, may papangako mo ba sa akin na hindi ka na babalik doon? Apo. Sure ka? Dito ko na, tutulong ko kay mama. Apo. Oo. Kung sakali po, bibigyan kayo ng pagkakataon, makapagtinda kayo ulit dyan sa labas. May pupestuhan po ba kayo doon? Meron po. Pwede naman po kasi dyan magtabi-tabi. Apo. Payag naman po yung mga may-ari ng harapan. Payag naman. Basta po malinis yung hindi tinda. Po nakakalat. Opo. Oo. Ano mga ititinda nyo? Kwek-kwek? Yung merienda po, baranak, yutor. Kasi ako po dati nagtitinda dyan, eh, nung wala na akong paninda, nagpwesto yung ibang tao. Yan din ako nakapwesto sa daily. Alam ng mga kapatid niya na nagra-rugby siya? Opo. Alam nyo, be? Alam nyo, nagra-rugby si kuya? Kaya na, anong nararamdaman nyo? Halimbawa, si Mark ay, nalaman niya, nagra-rugby nga. Nung unang beses niyong nalaman na nagra-rugby. Kailan po ba yun, nung una siyang nagsimula? 15 years old din po. 15? So, dalawang taon na? Opo. Dalawang taon galit ka na pabalik-balik. Halos sinampal-sampal ko po talaga yun, hindi naman nagbago rin kasi ewan ko po ba niya. Sabi ko nga po sa kanya, yung mga barkada niya walang maidudulot sa kanya ng maganda. Oo. Yan po, ilang beses siya nahuli, lagi ako napatawag sa barangay. Tapos ngayon, nung huling ano niya, sabi ko wag na siyang mag-ano, tumambay doon, nawala, sinundo po ng mga ano, barkada na naman niya. Hindi na umuwi. Kanina kachat ko po yung isang kakilala ko, tinanong ko nakita siya, hindi daw po. Ngayon na, dahil nakita nga namin kanina doon sa Neapolitan, nagra-rugby siya doon. Nalulungkot ko kayo pagka ito si Mark ay nagra-rugby. Opo, kasi yung mga tao dito kasi iba yung mga bunganga, yung mga salat na. Kaya siya hindi daw kayang ano yung anak. Oo. Eh, hindi, matigas pa yung ulo niya. Lagi ko naman po yung sinasabihan na tumino na dahil mag... 18 na siya sa July eh. Oo, pag nag-18 siya, pag nakulong po siya, hindi na po siya makakalaya. Hindi na po pwedeng piyansahan, hindi na pwedeng tubusin. Hindi po. Oo, pagka ganun. Matatagalan siya dun. Matatagalan ka ron. Magiging kawawa siya, sa kulungan, buti kung mababait yung makakaharap niya. Sakit ka pa naman. Saan po yung sakit niya? Sa puso? Hindi ko po alam kung naapektuhan kasi ang totoong sakit niya is leukemia. Leukemia. Kumbaga nagkaano-ano na po. Kaya pala nung pinaliguan namin si Mark, mga kapapi, mapapansin natin, maputi siya. Ano? Ganun po ang ano nun, di ba? Side effect. Opo. Para kang maputla. Pasa. Oo, minsan pasa. Ito, ang dami niyang tattoo eh. Ito, saan to tinatuan? Yun. Mga tropa-tropa niya. Ayun, dahil nandito ka na Mark, anong masasabi mo kay mama mo? Kung po pwede sana, ano, tawag dito. Ay, may sounds. Pasuyo ako nung sounds. Pahina na lang po ng konti. Ayan. Para ano. Ayun, ano masasabi mo kay mama? Nandito ko na ulit. Masaya ka ba na nandito ko na ulit? Masaya po. Magbabago ka na ba? Opo. Hindi na po ako tatambay. Hindi na rin na magpapasaway. Hindi na po siya magpapasaway, Nay. Nga po, lagi niya sinasabi sa akin, hindi siya tatambay, hindi na magpapasaway. Kaya sabi ko, sana gawin niya. Bagong taon ngayon, sana magbago ka na rin. No?
Alam ko hindi yun basta-basta, pero okay. Nandito kami. Unti-unti. Nandito kami, pamilya mo. Pamilya mo na rin kami. Mm-hmm. Ano? Dahil siyempre, hindi namin kayang tiisin yung ganyan. Ayun na, kung sakali, magkano siguro yung pupuhunanan nyo dun? Kung mag-i-start kayo. Depende po. Depende. Kasi po, nung nagtindahan po kasi ako ng ganyan, nangutang lang po kami sa lending. Ah, sa lending. Ayun ang pinaka-iiwasan nyo, Nay. Kaya nga. Yung lending. Ano, dahil malaki rin ang tubo. Malaki ang tubo, tapos araw-araw, nasa isipan mo yan. Opo. Araw-araw, doon mapupunta yung kita mo sa lending. Siguro, masimula muna tayo sa maliit. Ano, mas yun ang ano eh, ideal mga kapapi. Kumbaga, subok muna, ano, Nay? Magtitinda kayo ng ano, ng quick-quick. Mga merienda. Ano, tutulong ka kay mama doon, ha? Kasi mga kapapi, mag-iiwan ako kay nanay ng ano, pang puhunan po nila. Ito po ay mula sa kay Papa ng Stevie. Papa po, mula po sa aking puso ito. Gusto kong makapagsimula kayo ng anak buhay ninyo. No? Para rin sa mga bata. No? Mas maging maayos, makapagbagong buhay ito si Mark, mga kapapi. Ito po ay 4,000 pesos. Ito po, pakitanggap niyo po. Para sa inyo po yan. 1, 2, 3, 4,000 mga kapapi. Welcome po, Nay. At ayun na, baka meron kayong gustong sabihin sa akin. Ikaw, Mark, baka meron kang gustong sabihin sa akin. Maraming salamat po sa pagpulong. Dahil po yung ibang tao po sa amin, natatakot. Lapitan kami dahil rugby boy po kami. Eh, kaya ko sa lumapit lang po eh. Kaya nagpapasalamat po ako sa tulong niyo. Ayun ano mga kapabi. Isang rugby boy, ibigyan natin ng pagkakataon na makapagbagong buhay, mga kapapi, ano. At kapag ito naging successful, mga kapapi, sana maging successful yung pagbabagong buhay mo dahil mabuti yung kalooban nito ni Mark, mga kapapi. Kumbaga na ano lang, napabarkada, nauwi sa barkada, maling barkada, ano. Sana iwasan mo na yun, mga maling barkada. Tumulong ka kay mama rito sa bahay, mga kapatid mo, ikaw ang panganay. Papa. Oo, ikaw ang panganay, ikaw ang pinaka, ikaw ang pangunahing makakatuwang ni mama. Papa. Ha? Ayun, Nay, kayo po, baka meron kayong gustong sabihin sa una nating pagkikita, ano? Maraming salamat po, dahil kung hindi po kayo nakilala ni John Mark, di rin po kami magkakaroon ng pampungunan, pangkain ng kain sa araw-araw din po. Salamat po. Welcome po, ano. Na-expect nyo ba ito? Parang ano? Hindi po. Biglaan po. Biglaan, ano. Kumbaga parang ano lang tayo. Ginamit na kasangkapan ng Panginoong Diyos, mga kapapi. Hindi ko rin expected na makikita kong muli ito si Mark. Kasi dati po na-vlog ko na siya. Okay. Ang problema ay matagal. Kumbaga, binabalikan namin doon. Laya niya po. Pinapahanap ka niya po sa akin. Eh, hindi ko makita. Kasi ang binabanggit niya po, Papa Pops. Oh, hindi mo mabanggit. Hindi po. Nakalimutan ko po yung nakalimutan mo. Kaysa mo na, sa susunod, papagupitan kita, no? Sabi nga, tanggalin niya yung mga hikaw-hikaw. Ayan, yung hikaw mo, tanggalin mo na yung hikaw. Ha, kasi, ano, hindi maganda tingnan yan. Tsaka baka magka-infection yung labi mo. Mag-isugat yan, mga kapapi. O paano, tutuloy na kami. At ayun, ay nalaman ko yung tahanan nyo. Nalaman ko yung kalagayan ninyo. Ayun, napanatag na ako na nandito ka. Ano? Sige, tuloy na kami. Welcome. Salamat ito po. Maraming salamat po. Ito po yung mga grocery. Kayo na pong ano, bahala, ano. Nandiyan na po. Tapos yung bigas, mga kapapi. Tapos, abangan ko po yung ano ha, po, yung business nyo. Maraming mag-aabang yan, mga kapapi. Ayun na, sana mapalago nyo po. Maraming salamat. Iiwasan nyo lang po yung pagle-lending. Ngayon na makapagsimula kayo ng bago, may bagong simula, huwag na po kayong kumuha sa lending. Opo. No? Kahit anong mangyari, Mark. Alam mo ba yung lending? Hindi po. Hindi mo alam. Ang lending, ibig sabihin nun yung inuutangan. No? Katulad nun nung nagtitinda ako yung araw-araw na inulugan, ganun. Yun. Yun ang lending. Pagka ganun, pag may kumakausap kay mama, asawin mo na si mama, ikaw magpapaalala sa kanya. Opo. Ha? Opo. Tuloy na kami. Parang nangingilid yung luha ni Mark, mga kapapi. Ayun, ano. Masaya ka, nandito ka na.
Huwag nang magbabarkada, ha? Alright. Tuloy na po kami, Nay. Maraming salamat. Ano po pala pangalan nyo na... Mayan po. Mayan. Nanay Mayan, mga kapapi. Alright. Ayan na, mga kapapi. Tutuloy na kami. At ayun na, successful. Isang rugby boy na ihatid natin sa kanilang tahanan. Oh, no, mga kapapi. Ayan na, successful tayo, mga kapapi. Meron tayong isang rugby boy na na-mission ngayong araw. Sana, mga kapapi, ay magbagong buhay. Si Mark, tuloy-tuloy na sana, no? Siguro sa susunod na pagbabalik ko ay papagupitan natin, papacheck up natin dahil may sakit pala siya, mga kapapi, nagkaroon siya ng tanning, no? Ayun, salamat po sa inyong lahat, mga kapapi. God bless po. I love you all, never say goodbye. Tomorrow is another day. Banat-banat lang, yes, mga kapapi. Po. Okay, tuloy na kami. Maraming salamat po. Mark, ha? Pakabait, ha? Huwag mo sasayangin yung tulong. No, kasi minsan lang yan darating sa buhay mo. Ha? Sulitin. Sulitin mo na yan. Ano? Alright. Welcome.